ba maglagay ng link at yellow basket sa ating mga TikTok videos. Yan yung i-share ko sa inyo today, so keep on watching. It's Hami Grace and welcome back to my channel. So kung kayo ay naghahanap ng mga video tutorials kung paano natin mamamaximize ang ating mga social media platforms at eventually mag-earn ito ng income for us. So meron akong mga playlist about those things, pagiging affiliate. And then meron din akong mga playlists about being an online seller naman, whether ito ay sa Shopee or sa TikTok. So ilalagay ko na lang yung lahat ng mga playlist nun down in the description box. So ngayon, ang i-share ko sa inyo ay isa ito sa mga questions na marami akong nare-receive talaga. So, paano ba maglagay ng yellow basket or paano ba ako mag-add ng link doon sa video na ginawa ko sa TikTok? So, marami kasi akong mga questions and comments na nare-receive na ganito. So, hindi nila makita kung nasaan yung yellow basket. So, ito yung i-share ko sa inyo for today. Ngayon, ano ba yung yellow basket? Di ba madalas nating naririnig yan sa mga TikTok videos na kung gusto nyo yung bilhin ito, ay hanapin nyo lang yung yellow basket or sa mga live selling, makikita nyo din yun na okay, i-check out niyan dyan sa yellow basket. So, ano ba yung yellow basket? So, yung yellow basket ay ginagamit ito. Well, literal ito na yellow basket. So, makikita niyo yan sa mga screen nyo ngayon. Yan, yan yung yellow basket. And ito ay ginagamit kapag, for example, ikaw ay affiliate or TikTok affiliate, pwede mong i-add yung link kung saan nila mabibili or saan mabibili ng mga buyers yung pinapakita nyo na item sa videos nyo. Tapos, doon lalabas yon sa yellow basket. So, i-click ng mga buyers yung yellow basket, and for every successful na na buyer na bibili nung product na yon ay magkakaroon kayo ng commission. So that's for mga affiliate marketers. Now, kapag ka ikaw naman ay TikTok seller, so itong mga yellow basket na to ay dito mo nilalagay yung mga links naman ng mga products na binibenta mo. So for every successful ulit na buyer na bumili nung product na yon ay yon, kita naman yung TikTok shop mo. So doon ginagamit yung yellow basket. Ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo mag-a-add ng link doon gamit yung ating mga yellow baskets. Lalagay ko na lang yung screenshot dito sa screen nyo para mai-walkthrough ko kayo doon sa ating step-by-step process. So yan, so step number one ay i-click lang natin or i-open yung ating mga TikTok na app sa ating mga cellphone or mobile phone. And then sa bottom part ay meron kayong makikita dyan na home, shop, tapos yung plus sign, and then inbox, and then profile. So i-click nyo lang yung add button or yung plus sign na makikita nyo sa bottom din. And lalabas dyan yung allow TikTok to take pictures or record videos. Ang ikiklik natin dito ay only this time. And then nakalagay dyan, allow TikTok to record audio. I-click nyo lang din, allow this time. So, or only this time. And then lalabas itong screen na to sa inyo. Sa screen natin na to ay makikita natin dyan yung effects. And then meron din dyan circle na button at yung upload. Now, bago kayo mag-upload ng video, ay make sure lang na nagawa nyo na na-edit nyo na ng maayos. Nalagyan nyo na ng mga caption yung mga video content nyo bago nyo i-upload para at least ma-showcase nyo talaga yung product na gusto nyong i-affiliate or yung products na gusto nyong ibenta. So yan, i-click nyo lang yung upload, and then pag na-click nyo yung upload ay lalabas dito lahat ng mga videos or mga photos na nandyan. So i-click nyo lang yung videos para lalabas na dito agad yung video na ginawa nyo para dito sa particular ng content na to. So i-click nyo lang yung video na yon, and then lalabas dito yung screen na to. So nakalagay dyan sa taas na meron dyang add sound. So pwede kayong mag-add ng sound gamit yung mga sounds or music na nandito na mismo sa TikTok app. So yun yung pwede nyong gamitin para maiwasan din natin yung pagkakaroon ng copyright. So yan, so pwede kayong mag-add ng sound. Pwede din kayong mag-add ng text. So, ito, kung halimbawa nag-edit kayo tapos wala pa kayong na-add na mga text, so pwede naman na upon uploading ay nagdadagdag kayo or naglalagay kayo ng mga text. So, i-click nyo lang yung text dyan sa gilid, and then lalabas na dyan yung mga, yung para pwede na kayong mag-type kung ano yung text na ilalagay nyo. And then, nakalagay dyan ay yung your story, and then next. So, i-click nyo lang yung next. And then lalabas ito. So nakalagay dyan sa post
ay meron kayo dyan na 4,000 characters para lagyan ng description yung inyong mga video. Pero ako, I suggest na huwag talaga siyang masyadong mahaba. Kasi TikTok, ang nakikita na dito ay yung mismong video na lang. So, hindi na masyadong nababasa yung mga description na nilalagay natin. Pero, let's say, mag-capture lang tayo ng ating audience na parang ano ba yung tagline or yung line na sobrang makakapture o ma-engage yung ating mga audience. So, lalagay natin dyan sa description. And then, meron ding lakalagay dyan na hashtags, mention, and then videos. So, dito sa hashtag ay ilagay nyo lang lahat ng mga hashtags na gusto nyong ilagay. Pero, I suggest na yung mga medyo patok talaga na hashtags yung ilalagay nyo dito. Like, for example, hashtag FYP or hashtag for you page, yung ganyan. Para at least ay mabuboost pa rin ng kahit papano yung ating mga video. So, yan. So, hashtags. And then, meron nakalagay dyan na at mention. So, sa at mention, ang ilalagay nyo dyan ay, or i-mention nyo lang yung shop. Kung kayo ay nag-a-affiliate, i-mention nyo lang yung shop na nagpadala sa inyo ng free sample. So, yan. And then, meron dyan nakalagay na add link. So, i-click nyo lang yung add link. And then, lalabas itong screen na to sa inyo. Tapos, nakalagay dyan yung product. Post a product to your video. I-click nyo lang yon yung yellow basket. So, nakalagay dyan na yellow basket. And then, lalabas ngayon lahat ng mga product links na nandoon sa inyong mga product showcase. Hanapin nyo lang ngayon yung shop na nagpadala sa inyo ng free sample, or kaya naman ay hanapin nyo yung shop kung saan mabibili ng mga buyers yung product na sino-showcase nyo doon sa video na ginawa nyo. And then, i-click nyo lang yung add. At para ito yung ma-add. Ngayon, meron dyan nakalagay na add a product, tapos nakalagay na product name. Now, merong 30 characters out of 30, pero ako ang nilalagay ko dito palagi ay dito mabibili, or kaya buy it here, or buy here, yung ganyan lang. Para at least ay makikita agad ng mga buyers na dito pala siya mabibili, dito ko pala ito mabibili. So, ikiklik nila yan. And then, after nyo malagay yung product name, ay ikiklik nyo lang yung add. So yan, so makikita nyo na nag-add na yung shop kung saan nila mabibili doon sa add link. So yan, and then pwede nyong i-share ito sa inyong mga other social media platforms, sa Facebook, Messenger, so pwedeng-pwede din. And then i-click nyo lang yung I accept the music usage confirmation, and then click post. At mapupost na ngayon yung inyong mga video na merong yellow basket. So, yan. Ganun lang kasimple mag-add ng yellow basket or mag-add ng link sa ating mga yellow basket sa ating mga TikTok na video. So, there you go. I hope nakatulong ito, lalo na dun sa mga nagtatanong sa akin at nagko-comment dun sa mga previous videos ko kung paano ba mag-add ng yellow basket or paano ba na mag-add ng link sa mga TikTok videos natin. So, I hope nakatulong ito sa inyo. And please, join the Graceful Homeschooling Family. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification para hindi nyo na may miss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. So, thank you so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!